Magandang araw po sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rigor. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa aking kapatid na tawagin po nating Mary. Nung ipinagbubuntis po nito ang kanyang anak. Maagang nabuntis yung aking kapatid at hindi man lamang pinanagutan ng kanyang nobyo. Wala naman kaming nagawa ni nanay kung hindi tanggapin na lang yung nangyari kay Mary. Hindi ako naniniwala sa aswang dahil para sa akin ay mga bagay lamang ito na bunga ng ating isipan. Subalit hindi ko naman nakalain na dahil sa pagbubuntis ni Mary ay may mararanasan kaming kakaibang bagay. Nang mga unang buwan ng pagbubuntis nito, ay wala man lang kahit na anong pagpaparamdam kaming nararanasan. Hanggang sa humantong ng 7 buwan noon ang kanyang pagbubuntis. Habang pauwi ako sa aming bahay, ramdam kong tila may kakaiba sa paligid. Bago ko po pala makalimutan, hindi pa ganon karami yung mga kabahayan sa aming lugar noon. Kaya may mga kadiliman yung daang madadaanan ko na wala talagang mga bahay. Yun na nga po. Habang naglalakad ako noon, hindi ko mapigilan yung mapalingon-lingon sa paligid. Ano kayang nararamdaman ko? Tanong ko pa noon sa aking sarili dahil nagtataka na nga ako na parang kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan. Tanging flashlight lamang yung nagsilbing ilaw ko ng gabi na iyon. Hindi rin kasi ganong maliwanag yung buwan dahil medyo makulimlim yung panahon. Aaminin kong ng mga oras na iyon, nakakaramdam na po ako ng kaba sa hindi ko malamang kadahilanan. Napailing pa nga ako at inisip na lamang na baka dahil sa pagod ko ay kung ano-anong bagay na yung aking naiisip. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad hanggang sa ilang di pa na lang noon yung layo sa aming bahay. Saglit akong napahinto at napatanong sa aking sarili, sino kaya yon? Tanong ko pa dahil sa hindi kalayuan ay meron akong napansin na tila hulma ng tao. Inilawan ko nga po yon at nanindig yung aking mga balahibo. Nang mabilis po itong gumalaw, nilibot ko pa yung aking tingin dahil hindi ko man lang namalayan kung saan na nga ba nagpunta yung bagay na yon. Lumapit ako roon at saka inilawan yung paligid. Ngunit wala namang tao. Pagod lang siguro ito. Guni-guni ko lang siguro. Wika ko na lamang sa aking sarili at saka nagpasa na lang ako na pumasok na sa bahay namin. Pagkapasok na pagkapasok ko, nakasalubong ko po noon si Mary. Nakakunot po yung kanyang noo, kaya tinanong ko nga po ito. Ano bang problema mo? Bakit nakakunot yung noo mo? Tanong ko pa. Pero hindi na muna ito tumugon bagkos ay napangiwi po ito sa akin. At ilang sandali rin ay nagsalita rin po ito. Kanina pa kasing masakit yung tiyan ko. Hindi ko nga rin alam kuya kung bakit eh. Tugon po nito sa aking tanong. Hinanap ko sa kanya si nanay. Ngunit sinabi po nito na umalis raw upang sunduin yung albularyo na malapit sa amin. Ah, ganun ba? Mahiga ka lang muna riyan upang kahit papano maibsan yung sakit na nararamdaman mo. Wika ko pa nga sa aking kapatid na kaagad naman po nitong ginawa. Nang makahiga na nga siya, tumungo naman ako sa aking silid upang makapagbihis. Nang matapos na nga rin ako, binalikan ko na si Mary na nakahiga sa mahabang upuan sa aming sala.
Nagulat po ako noon dahil mahimbing na yung kanyang tulog. Ngunit baka sa kanyang mukha na mayroon pa rin siyang dinaramdam. Nasa ganong sitwasyon po kami nang merong biglang kumatok sa aming pintuan. Inakala ko pong si nanay na yon kasama yung albularyo na kanyang sinundo. Kaya dali-dali akong nagtungo sa tapat ng aming pintuan upang buksan yon. Nang mabuksan ko na nga po yung pinto, laking pagtataka ko na lang noon nang wala namang tao roon. Napakamot na lamang ako ng aking ulo. Sino kaya yon? Sambit ko pa. Mukhang pinaglalaroan ako noon ah. Dagdag ko pa ngang wika sa aking sarili. Dahil doon, nagpasya akong libutin yung paligid ng aming bahay upang alamin kung meron nga bang tao o wala. Naisip ko po kasi na baka pinagtitripan lamang ako ng mga oras na yon. Sa kalagitnaan ng aking paglilibot, may narinig ulit akong pagkatok sa aming pintuan. Naisip ko na lang na magdahan-dahan sa aking paglalakad upang makita ko kung sino yung kumakatok na yon. Nagtago ako ng bahagya at saka sumilip sa tapat ng aming pintuan. Nangunot naman yung aking noo nang sa pangalawang pagkakataon ay wala pa rin akong nakikita. Hindi na maganda ito ah. Mukhang pinaglalaroan na yata kami ah. Sabi ko pa, kahit na hindi ko naman alam kung ano o sino yung posibleng may gawa ng ganon sa amin. Nagdesisyon na lang ako na pumasok na lang ulit sa loob ng aming bahay. Saktong pagbukas ko po ng pinto noon, tila may napansin akong mabilis na aninong tila dumaan sa aking gilid. Ramdam ko rin na biglang humangin, kaya labis akong nagtaka kung ano nga ba yung bagay na yon. Dahil doon, dali-dali akong pumasok at isinara yung pinto. Mahimbing pa rin yung tulog ng aking kapatid, kaya hinayaan ko na lamang ito. Nilibot ko yung buong bahay namin upang alamin kung may nakapasok nga ba gaya ng nakita ko. Ngunit napagtanto kong wala naman, kaya naisip ko na baka guni-guni ko lang po ulit yon. Naupo ako sa silyang nasa sala upang bantayan na lang yung aking kapatid. At makalipas nga po yung ilang sandali, nakaramdam ako ng antok at hindi pa rin nakakabalik sila nanay. Nagpasya na nga akong umidlip habang hinihintay yung nanay ko. Ngunit akmang pipikit ko na yung aking mga mata, narinig kong meron ulit na mga pagyabag sa may labas ng bahay namin. Naulinigan kong nag-uusap ang mga ito at naririnig ko yung boses ni nanay. Walang ano-ano, may kumatok sa aming pintuan. Kaya pinagbuksan ko po ulit ito. Nandito ka na pala. Ano nang lagay ng kapatid mo? Tanong pa ni nanay sa akin. Tutugon na sana ako sa kanya, ngunit hindi ko nagawa nang mapamura yung albularyong kanyang kasama. Hindi maganda to. Sabi pa niya na labis naming ipinagtaka. Nakalabas na siya. Kani-kanina lang pinasok niya kayo rito sa bahay ninyo. Dagdag pa nga po nito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng albularyo. Kaya nagtanong po ako sa kanya kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin. Aswang, yan yung tinutukoy ko. Sambit pa nga po nito. Napatawa pa nga po ako noon ng bahagya dahil doon. Dahil para sa akin ay hindi naman totoo yung mga ganong nilalang. Tiningnan lang ako nila nanay, kaya napatigil na rin ako sa aking pagtawa. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na kaming nakarinig ng mahihinang paghuni ng tiktik sa may labas ng bahay. Minamatsyaga niya kayo. Ingatan niyo yung mag-ina. Babala pa ng albularyo. Walang ano-ano, napaungol po bigla si Mary na animoy nasasaktan po ito.
Kaya tinignan siya kaagad ng albularyo. At nang magising, ay napahiyaw po ito. Masakit daw yung kanyang tiyan. Daing pa po nito na talagang namimilipit po sa bigla. Inutusan kami ng albularyo na kumuha ng mga kakailanganin niya. Kaya kaagad din po namin siyang sinunod. Nang makumpleto na nga po yung kanyang mga kailangan, kaagad niyang nilagyan ng gamot na pampahid ng tiyan yung aking kapatid. May kung ano pa po itong ginagawa hanggang sa unti-unti raw na gumanda yung pakiramdam ni Mary. Nang matapos na nga po niyang gamutin yung aking kapatid, inutusan niya akong magsindi ng apoy at lagyan ng asin at kaunting goma upang itaboy raw yung aswang na maaring nasa paligid lamang. Isa rin daw kasing pinakamabisang pantaboy ng aswang yung mga bagay na yon. Ayaw na ayaw daw yon ng aswang. Ginawa ko nga po yung mga sinabi nito at nagulat na lang ako noon sa mga sumunod na nangyari. Mas naging agresibo po kasi yung paghuning naririnig namin. Yung tipong parang nagalit po yung aswang na yon. Hanggang sa naging palakas na po ng palakas yung paghuni naming naririnig. Galit na galit po yung aswang. Sa mga susunod na araw, alam kong babalik ito. Dahil ganun talaga yung mga aswang. Babalik pa to sa bahay ninyo. Kapag nangyari yon, magsindi lang kayo ulit ng apoy at lagyan ninyo ng asin. Wika pa nga ng albularyo. Nang wala na nga yung paghuni na aming naririnig at mabuti na rin yung pakiramdam ni Mary, nagpaalam na rin yung albularyo. Ganun na lamang po yung aming pagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang tulong. Hindi na rin po ito nagpahatid pa dahil maigi raw na bantayan na lang namin yung aking kapatid. Nang makaalis na nga po yung albularyo, pumasok po yung nanay ko sa bahay habang ako naman ay nagbabantay ng siga na nasa labas. Napaisip po ako noon na marahil nasundan ako ng aswang. Kaya nangyari yung bagay na yon sa aking kapatid. Simula po ng gabi na yon, naging todo bantay na kami kay Mary. Hindi na rin naman naulit yung ganong pangyayari. Subalit, makalipas lamang yung ilang linggo, muling nagkaroon ng pagpaparamdam ng aswang sa aking kapatid. Naghahanda na si nanay noon ng aming hapunan. Nakahiga naman ako sa aking silid at si Mary naman ay nasa banyo. Nang walang ano-ano, bigla pong napasigaw si Mary. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan. Pagbukas po ng pinto ng banyo, sinalubong po niya kami. At pansin naming talagang natakot po ito. Talagang natakot po ito. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong pa ni nanay kay Mary. Pero hindi po ito makapagsalita noon dahil nanginginig po yung kanyang katawan. Pinakalma na muna namin ito. At saka tinanong ulit kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. Ilang sandali pa po noon bago nakapagsalita yung kapatid ko. Talagang grabe po yung kaba niya na nanginginig siya. At medyo pinakalma pa muna namin ito bago nga po ito nakapagkwento. Habang umiihi ako, biglang may humawi ng kurtina sa itaas ng banyo. Nang tignan ko, may mapupulang mga mata na naroon. At merong mabalahibong kamay na gustong umabot sa akin. Wika pa nga ni Mary na medyo nauutal-utal pa rin sa takot. At nang tignan ko nga noon yung kurtina na nasa itaas ng banyo, ay bahagya nga pong nahawi yon. Napamura ako nang biglang magkaroon ng mahihina. Ngunit walang tigil na paghuni ng tiktik. Hindi ako nakaramdam ng takot dahil sa galit. Talagang napuno ng galit yung aking sistema dahil sa aswang na yon. Kaya dali-dali nga akong lumabas ng aming bahay.
Pagbukas ko ng pinto, bigla akong naramdaman na merong malakas na hangin na dumaan sa gilid ko. Hindi ko iniisip kung ano yon, dahil mas inisip ko na hamunin yung aswang na nagpaparamdam sa aking kapatid. Lumabas ka kung matapang ka, sigaw ko pa nga po noon. Malakas rin yung aking loob na hamunin yung nilalang, dahil meron po akong hawak na buntot ng pagi at pati na rin asin. Habang sumisigaw ako na hinahamon ko nga yung aswang sa labas ng bahay, narinig ko namang napasigaw rin yung nanay ko sa loob ng bahay. Bigla nga akong kinabahan, kaya dali-dali akong pumasok ng bahay. Saktong pagpasok ko, bumungad sa akin yung eksenang hindi ko inaasahan. Nakita ko yung nanay ko sa may gilid ng dingding ng bahay at nakaangat po ng bahagya ang kanyang mga paa sa sahig, dahil meron pong humihila sa kanyang buhok paitaas. Nung napatingala na nga po ako, naroon po sa itaas ng dingding ng bahay yung isang kakaibang nilalang. Galit na galit, tumutulo yung laway at talagang nakakapanghilakbot yung kanyang anyo. Hinahawakan po nito yung buhok ni nanay habang patuloy niyang hinihila. Nagpupumiglas naman po yung nanay ko. Doon na nga po ako bahagyang nataranta. Pero nilakasan ko po yung aking loob. Ginamit ko yung hawak-hawak kong buntot ng pagi upang hatawin yung kamay ng aswang na humihila sa buhok ng nanay ko. Nung gawin ko po yon, isang hataw pa lang po, binitawa na po nito yung nanay ko. Dahil nga po sa ginawa ko, talagang binitawan po niya bigla yung nanay ko, na medyo natumba pa nga po yung nanay ko sa sahig. Pagkatapos po nun, napahiyaw po yung aswang noon at bigla po itong tumalon palabas ng bahay. Umiiyak po noon yung nanay ko, pero naririnig ko pa rin po na nasa labas ng bahay. Nainindan ng aswang yung ginawa kong paghataw sa kanya ng buntot ng pagi, lalo at yung gamit ko pong buntot pagi ay meron pong basbas ng isang albularyo. Dahil po doon ay nagmadali na nga po akong lumabas ng bahay at sinabihan ko si Mary na asikasuhin niya muna yung aming ina. Pagkalabas ko pa nga po, naabutan ko pa yung aswang doon. Talagang ininda po niya yung aking ginawa. Nahawak-hawak po nito yung kanyang kamay. Galit na galit rin po ako noon, at kaagad ko pa po itong nilapitan. Napalingon po ito sa akin at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Tila nahihirapan po itong gumalaw. Marahil ay dahil sa tama ng buntot ng pagi na ginamit ko sa kanya. "Humanda ka sa aking aswang ka. Papatayin kita dito." Wika ko pa nga po noon at akmang hahatawin ko pa nga po sana ulit ng buntot ng pagi. Ngunit napatigil ako nang magsalita yung nilalang na yon na maging ako. Ay nabigla dahil diretsahan yung nagsalita. "Wag, maawa ka sa akin. Hindi na ako babalik dito. Wag mo na lamang akong tuluyan. Pangako, hindi na ako babalik sa bahay ninyo." Pakikiusap pa po nito sa akin. Nung una ay hindi ako nakumbinsi dahil sa kanyang sinabi. Ngunit kalaunan, nagbalik po ito sa kanyang normal na anyo. At nang sabihin po nito sa akin kung saan siya nakatira, At umiiyak po ito at sinabi pa niya sa akin kung saan siya nakatira. "Ngayon alam mo na rin kung saan ako nakatira. Hindi na ako ulit. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi na ako ulit." Wika pa po nito. At nang nagbalik nga po ito sa kanyang normal na anyo, bigla po akong nakaramdam ng awa. Alam kong baka husgahan po ninyo ako dahil dito, pero kahit isa po itong aswang, sa mata ko ng mga oras na iyon ay parang normal lang din po itong tao at hindi ko kayang pumatay. Kaya hindi ko nga po nagawa. Ang sabi ko na lang noon ay wag na siyang babalik pa sa amin at wag na siyang mangbibiktima, dahil hindi ako magdadalawang isip na ipagkalat ang kanyang pagkatao
at baka mapatay ko na rin siya kapag bumalik pa ito sa bahay namin. Dahil nga nanghihina na rin po ito sa tama ng buntot ng pagi. Naging mabagal po yung kanyang pagkilos pero tumayo naman po ito at naglakad palayo. Tinanaw ko naman siya hanggang sa tuluyan na nga po itong nawala sa karimlan. Hindi ko rin kakilala yung tao na yon. Pero dahil sinabi nga po nito kung saan siya nakatira, minsan ko pong pinuntahan yung lugar at nakita ko nga po ito doon. Gusto ko lang makasiguro dahil kapag nalaman ko pa na meron siyang ginawa ulit, talagang hindi ako magdadalawang isip na isuplong yung kanyang pagkatao. Pero wala naman po akong nabalitaan. Sinubukan ko rin po noon na magtanong-tanong sa kanyang mga kababaryo. Pero wala naman po silang sinabi. Siguro tinupad naman niya ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi ko lang talaga kayang pumatay. Kaya hinayaan ko pa rin po ito. Hanggang sa napakatagal na nga rin po nung huli kong makita yung aswang na yon. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung kwento. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at paalam. Magandang araw po sa ating narrator at pati na rin sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Dexter ng Leyte. May nais lamang po akong ibahagi sa inyong kwento. At ito po ay hango sa tunay kong karanasan noong minsang may nililigawan po akong dalaga. Matagal na karanasan ko na po ito. Pero tandang-tanda ko pa po yung bawat detalyeng nangyari sa akin ng mga panahong ito. Gawa ng magpasa hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa braso ko yung napakalaking peklat dahil sa aswang na kamuntikang kumitil ng buhay ko. Dekada 90 nang mangyari ito. Ang edad ko po noon ay nasa mga 21 na. Bagong salta lamang po ako sa lugar ng tsuhin kong si Tito Arman sa isang baryo sa Negros. Tama po kayo nang narinig, sa Negros po nangyari yung kwento kong ito. Pagpasensyahan mo na yung bahay ko ha. Alam mo namang mag-isa lamang akong naninirahan dito. Kaya hindi ko ganong nalilinisan itong maigi. Lalo at abala rin ako sa pagtatrabaho. Wika pa ni Tito Arman. At binigyan po nito ako ng upuan at pinagpagan pa niya ng alikabok. Ayos lang po Tito, ako na po yung maglilinis niyan. Wika ako pa sa tsuhin ko at tinulungan ko nga po siyang maglinis. Isinama niya ako sa kanilang lugar dahil sa nalaman niyang naghahanap ako ng trabaho. At saktong nangangailangan rin ng trabahante ang kanyang amo sa Agapasan. Kung kaya't ako po yung naisip niyang ipasok. Nang sa ganoon ay kahit papano'y matulungan rin niya ako. Nga po pala, matandang binata po itong tsuhin ko. Pihikan kasi pagdating sa mga babae. At ayon pa sa kanyang kasabihan, mas mainam pa raw na mabuhay mag-isa at walang asawa. Kaysa naman meron kang ang asawa pero masakit naman sa ulo at problema lamang yung dala. Abay, wag na lang daw. Kaya tumandang binata na lang nga po yung tsuhin kong ito. Sa paglipas ng mga araw, naipasok na nga po niya ako sa kanyang pinagtatrabahuhan. May nakilala kong dalaga na itago na lang po natin sa pangalang Joy. Maganda po itong si Joy. Palangiti at magiliw rin kung kausap. Kaya't sa tingin ko, mukha naman siyang mabait. Noong tanungin ko nga ito kung meron na ba itong nobyo. Sinabi naman po niya na ni minsan ay hindi pa raw siya nagkakanobyo. Kaya naman tuwang-tuwa ako nang marinig ko yon. At nang makauwi na nga kami ni Tito Arman, sinabi ko sa kanyang bala kong ligawan si Joy. Ano? Sinong Joy? Yun bang nagbibenta ng merienda sa palayan? Magkakasunod pa pong tanong ni Tito. Tumango naman ako at sinabi ko sa kanya na siya nga yung babaeng tinutukoy ko. Eh kasi Tito, ang sabi po ni Joy sa akin, wala raw siyang nobyo at ni hindi pa nagkanobyo.
na ang ibig sabihin lamang po ay wala siyang sabit. Kaya't bala ko po itong ligawan. Nakangiti ko na manguwi ka sa kanya. Napansin kong napapailing na lamang si Tito Arman at nagsabing, kaya wala raw naniligaw dyan sa Joy na yan. Maugong kasi yung mga usapan na aswang raw yung kanyang ina. Pero hindi ako sigurado ah. Alam mo naman minsan, ang mga balibalita hindi naman talaga totoo. Wika pa nga ni Tito. Sinabi ko naman sa kanya na balibalita lamang yon at wala namang nakakapagpatunay na totoo talagang aswang yung nanay ni Joy. Baka yung taong nagpakalat pa ng balita na aswang yung ina ni Joy ay meron lamang matinding galit na nararamdaman sa mag-ina. Kaya't kung ano-ano na lamang ang kanyang pinapakalat na balita. At ang sabi nito, yun nga rin yung iniisip ko eh. Baka kako mali-mali lamang yung balita. Alam mo naman yung mga tao, madali lamang magpakalat ng mga maling impormasyon. Wika pa po nito. O diba Tito, maski nga po kayo, hindi rin naniniwala eh. Sagot ko naman. Hay nako, bahala ka kung gusto mong ligawan yung dalagang si Joy. Basta ang maipapayo ko lamang sa'yo ay mag-iingat ka para walang mangyari sa'yong masama. At hindi ako masisi ng mga magulang mo. Sambit pa ulit nito. Opo, Tito. Kilala naman po ninyo ako eh. Palagi naman po akong nag-iingat sa lahat ng mga ginagawa ko. Tugon ko pa nga po kay Tito. Masaya ako ng mga sandaling yon dahil pinayagan ako ni Tito na manligaw at dayuhin yung karatig na yon upang mapuntahan ko nga po si Joy. Ang buong akala ko po kasi ay pagbabawalan niya ako dahil sa bagong salta pa lamang ako sa kanilang lugar. Ngunit ayon nga po sa kanya, matanda na umano ako para pigilan pa niya. Sa lahat ng mga gusto kong gawin, huwag ko raw sayangin ang mga pagkakataon. Kung nais kong manligaw, manligaw raw ako ng tama. Basta't lilimitahan ko lamang umano yung sarili at huwag magpasobra. At baka mamaya ay mapabarkada na umano ako nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan nga po, pagkapasok ko sa trabaho, sinabihan ko si Jomar na samahan niya akong umakyat ng ligaw sa bahay ni Joy. Kaibigan ko po itong si Jomar. Nga pala, kaidaran ko lang din po ito. Kaya't mabilis ko po siyang naging kaibigan. Pumayag naman po ito at nagtanong kung anong oras ba raw kami pupunta sa bahay ng dalaga. Sinabi kong mga 6 na ng gabi. Total naman ay wala pa yatang isang oras papunta sa bahay ng dalaga. Base na nga rin sa sinabi sa akin ni Joy. Sige tol, walang problema. Sasamahan kita. Ikaw pa ba? Malakas ka yata sa akin. Nakangiting wika pa nga po ni Jomar. Maraming salamat tol ah. Hindi ko kasi kabisado yung lugar dito eh. Kaya magpapasama pa ako sa'yo. Wika ko naman. Tumango naman po ito. At sinabing daanan ko na lamang raw siya sa kanilang bahay mamayang hapon. Bago ako bumalik sa trabaho ay muli nga akong nagpasalamat sa kanya. At sa paglipas ng mga oras ay sumapit na nga rin po yung hapon at kaagad na akong nagmadaling maligo at nagbihis. Dahil sa tingin ko ay pasado 5 na rin po yun ng hapon. Saktong-saktong 6 ay pupunta na nga po ako sa bahay ni Jomar para daanan siya bago kami magtungo sa baryo kung saan nakatira si Joy. Matapos kong maligo at nakapagbihis na rin, nagulat pa si Tito Arman. At nagtanong po ito kung saan nga ba ako pupunta. At sinabi ko naman na pupunta nga ako sa bahay ng nililigawan ko. Kaya nga po ako nagbihis talaga. Dahil nakakahiya naman kung parang hindi presentable yung itsura ko. Baka mamaya hindi pa ako papasukin sa loob ng bahay. Ikaw talagang bata ka. Sa susunod, huwag ka nalang maligo pagkatapos magbilad sa araw. Alam mo namang isang araw kang nagtrabaho eh. Mamaya magkasakit ka pa niyan. Wika pa nga po nito. Sige po Tito, hindi na po maulit. Sad ko naman po sa kanya.
Matapos kong makapag-ayos ay nagpaalam na rin ako sa kanya. At nung lalabas na po sana ako, ay tinawag pa nga po niya ako at pinalapit. "Bakit, Tito?" tanong ko po sa kanya. "Dalhin mo itong maliit na punyal. Itago mo lang sa bulsa mo para hindi mahalata." Wika pa nga po nito. "Ano naman pong gagawin ko dyan? Hindi naman po away yung pupuntahan ko, Tiyo. Maliligaw po ako, hindi po ako makikipag-away." Natatawa ko pang wika sa kanya. Sinabi naman niyang proteksyon ko lamang yon kung sakali. Dahil alam ko naman raw na maraming loko-loko sa daanan. At baka mamaya ay meron kaming makasalubong na loko-loko at may gawin pa sa aming masama. Mas mainam na raw yung meron kaming armas. Wika pa nga po nito. At para wala na nga pong problema, kinuha ko na lamang po yung punyal at nilagay ko po sa bulsa ko. Hindi naman ako masusugatan roon dahil meron po yung lalagyan. "Sige, Tito ah, aalis na po ako." Pagpapaalam ko pa sa kanya at agaran na nga ring lumabas ng bahay. Makalipas lamang yung ilang minuto, kapwa naglakad na po kami ni Jomar papunta sa bahay ng dalaga. Mahigit kalahating oras po bago namin marating yung bahay ng dalaga. Medyo malayo po yon at may pagkaliblib. Nagtataasan po yung mga puno ng balete, pati na rin ng mga nyog. At marami rin talagang mga puno ng nyog yung aming nakikita sa aming daanan. Kaya't napasambit ako sa sarili. Grabe naman, ang layo naman pala ng bahay ni Joy. Napakasipag naman niyang maglakad araw-araw para lamang magbenta ng mga kakanin at iba pang mga merienda. Wika ko pa nga po noon. Sumagot naman yung kaibigan ko at nagwika na, "Tol, wala ka bang napapansin o nararamdaman?" Tanong pa po nito. "Ha? Anong napapansin o nararamdaman? Wala naman eh." Wika ko naman. "Eh kasi pakiramdam ko parang merong kakaiba rito. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. O kaya naman bukas na lamang. Agahan na lang natin ng kaunti. Madilim na rin kasi oh. Pasado alas 7 na siguro to ng gabi." Wika pa nga po ni Jomar. "Baliw, eh diba gabi naman talaga nanliligaw." Pagbibiro ko pang wika sa kanya. Hindi na nakapagsalita yung kaibigan ko noon. Dahil maya-maya pa ay nakita na rin namin yung bahay nila Joy. At nung naroon na nga kami sa bakuran, akmang kakatok na sana ako nang biglang bumukas po yung pintuan at bigla pong lumabas yung dalaga. Kakaiba ang ngiti nito nang makita kami ni Jomar at agad po kaming pinapasok. Ni hindi man lang nagtanong kung ano yung ginagawa namin roon, na parang alam na po niya yung pakay namin. Maya-maya pa ay nakita kong merong matandang babae na lumabas ng kwarto, na kurtina lamang po yung harang sa pinto. Ipinakilala po ito sa amin ni Joy at napag-alaman po namin na ito ang kanyang ina. Dalawa na lamang daw sila sa kanilang bahay dahil matagal na raw silang iniwan ng kanyang ama. Sumama na raw yon sa ibang babae. At tuluyan na nga silang kinalimutan. Nakaramdam ako ng awa sa dalaga nang malaman ko yon. Subalit itong kaibigan kong si Jomar ay hindi pa rin mapalagay. Maya't maya po nito akong kinakalabit at sinabihang pakiramdaman ko daw yung buong paligid. Noong magpaalam na nga yung dalagang pupunta muna sa kusina para maghanda ng pagkain at muli namang bumalik ng kwarto yung kanyang ina, muli na namang tinanong ni Jomar kung wala ba raw akong kakaibang naaamoy. Sandali akong natahimik at pinakiramdaman nga yung buong paligid. Nang pakiramdaman ko nga ng maigi, ay noon ko pa lamang naisip na hindi nga normal yung amoy na aking nalalanghap. Dahil sa malansa po yun na animoy merong patay na tao o kaya na may nabubulok na sugat, na talagang mabaho po yung amoy. Nawawala-wala man po yun pero talagang hindi po yun maitago. Hindi ko rin po maipaliwanag kung anong klaseng amoy ba yun. Ilang sandali pang katahimikan ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mahihinang pag-ungol galing sa loob ng kwarto
kung saan naroroon yung nanay ni Joy. Yun bang parang sinasakal o kaya'y nahihirapang makahinga? Dahil sa labis na pag-aalala lang baka merong hindi magandang nangyari sa kanyang nanay. Kung kaya't hindi na nga po ako nagdalawang isip na silipin yung kwarto. At sa isip ko pa, baka inaatake po ng sakit yung kanyang nanay at nahihirapan ng makahinga na kailangan na po talagang tulungan. Subalit, noong hawiin ko na nga po yung kurtina at magtatanong na sana ako kung ano nga bang nangyayari, labis-labis na lamang po yung hilakbot na naramdaman ko. Nang masilayan kong nakahubad na po at nakaupot na katalikod yung ina ng dalaga. Umaangil po ito habang nagpapahid ng langis sa kanyang katawan. At doon ko po napagtanto na sa kanya rin pala nang gagaling yung napakabahong amoy na aming nalalanghap. Klarong-klaro ko pong nakita ang unti-unting pagtubo ng mga balahibo sa kanyang likuran na animoy mga balahibo ng pusa na kulay itim. Ilang saglit pa ay bigla na lamang lumingon sa amin yung matanda at pulang-pula na po yung kanyang mga mata. Kaya naman, napasigaw na po kami ni Jomar at mabilis na ako maripas ng takbo palabas. Subalit, sa katangahan ko po ay hindi ko nakita na meron palang upuang nakaharang doon. Kung kaya't nabundol po yung hita ko at nawalan po ako ng balanse at sumubsob sa lupa. Samantalang si Jomar naman ay nauna na nga pong kumaripas ng takbo at wala na pong lingon-lingon. Ang buong akala siguro nito, nakasunod pa rin ako sa kanya. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong sa kaibigan ko. Nang sa walang ano-ano, meron pong malaking nilalang yung dumamba sa aking likuran. At pinagkakalmot po ako ng matulis nitong makoko. Pilit naman po akong humarap sa kanya at pinoproteksyonan ko yung sarili ko sa kanyang bawat kalmot. Kaya naman sa kakasalo ko, ay nasugatan po ako ng medyo may kalaliman sa braso ko na naramdaman ko po talagang bumaon yung kuko ng aswang. Halos maiyak na nga po ako ng sandaling yon. Pero naalala ko yung binigay ni Tito na punyal, kung kaya't dali-dali ko pong hinugot yon sa aking bulsa at inundayan po ng saksak yung may kalakihang pusa na nasa harapan ko. Nang maitara ko na nga po yung punyal sa kanyang tiyan, umangil po yun ng napakalakas. Tapos mabilis pong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nung sundan ko naman ang tingin yung aswang, nakita ko po yung dalagang matalim na nakatingin sa akin bago isinara yung pintuan. Wala po yung iba kundi si Joy. Pero kahit ganon, narinig ko naman pong parang inaawat nito yung kanyang ina. Parang nataranta po ito dahil nasugatan nga po yung kanyang ina. Narinig ko pa nga pong sumigaw ito na umalis na lang daw ako sa kanila. Kaya mabilis po akong tumayo at kinalampag yung pintuan. Na hindi ko rin po alam kung bakit ginawa ko pa yon, na gusto ko po sanang paalisin na rin po doon si Joy. Dahil baka delikado rin siya sa kanyang ina na isa nga pong aswang. Subalit narinig ko pong bumalik po si Jomar at tinatawag po nito ako na tumakbo na umano kami. Dahil baka mamaya ay may mga kaanak pa raw ng aswang na pumunta roon. Lalo at ganoon nga po yung sabi ng mga matatanda na madalas daw yung mga aswang ay pamipamilya talaga. Nagulat pa nga po si Jomar nang makita niyang meron na po akong sugat. At parang gusto ko pa rin isama si Joy Pali sa kabila ng lahat. Pero nang malapitan na nga po ako ni Jomar, hinatak na po nito ako paalis. At dahil nakaramdam na rin ako ng takot, tumakbo na nga po kaming dalawa. Kinalimutan ko na po noon yung nararamdaman ko para kay Joy. Takbo po kami noon ng takbo, hanggang sa nung tumigil po kami para habulin yung aming mga hininga. Nilingon po namin at wala naman din pong humahabol sa amin. Kaya nakauwi naman po kami noon ng bahay. Grabe po yung galit ni Tito Arma noon. Dahil totoo nga talaga yung usapan na aswanga yung nanay ni Joy. Pero noong sabihin ko po sa kanya at nung nakita po nito na nagkasugat nga ako dahil sa kalmot ng aswang,
Nataranta na lang po si Tito at ginamot po niya yung sugat ko. Nung sinabi ko rin pong nagawa kong saksakin yung aswang na iyon gamit yung punyal na kanyang pinadala sa akin. Ang sabi po ni Tito, baka ikamatay raw po yon ng nanay ni Joy. Dahil kontra daw talaga sa aswang yung punyal na iyon. Kinabukasan nga po, Sir Dan, nakibalita po kami sa Karatig Baryo. At nabalitaan nga po namin na namatay umano yung ina ni Joy. At sa paglipas ng ilang araw, matapos mailibing, nabalitaan rin po namin na umalis na rin po si Joy ng kanilang baryo. At wala pong nakakaalam kung saan po ito nagpunta. Wala rin naman po kaming narinig na balita na yung ikinamatay ng kanyang nanay ay yung pagsaksak. Marahil ay tinago rin po ni Joy yung tungkol doon. Hindi ko po alam kung ano yung kanyang pinalusot. Pero hindi naman po nadama yung pangalan ko. Naiwan na lamang sa braso ko yung may kalakihang peklat. Pero mas mabuti naman po yon kaysa naman buhay ko talaga yung kinuha sa akin. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat sa inyong lahat na mga makikinig dito. Paalam. Magandang araw saan ka man naroroon. Noong mga bata ba kayo, may naranasan na ba kayong mga bagay na talagang tumatak sa inyo? Yun bang tipo na kahit nagawa nyo ng ikwento sa iba, ay walang naniniwala masyado? Dahil nga sa inyong edad, kuwento po ito ng karanasan naming magkakapatid noong mga bata pa kami. Tatlo kaming magkakapatid at puro kami mga lalaki. Tawagin nyo akong Ray. Ang pangalawa naman ay si Jack at ang bunso namin ay tawagin nating Andoy. Nakatira kami sa probinsya ng Negros Oriental kung saan wala talaga kaming mga kamag-anak. Nagtrabaho lang yung tatay ko noon sa Tubuhan pero taga Mindanao talaga siya. Tapos yung nanay ko naman na taga Mindoro ay naging kasambahay din dito sa Negros. Nagkakilala sila ng tatay ko at doon sila nagkaibigan at nagpakasal. Hanggang sa napadpad nga sila sa isang baryo dito sa Negros Oriental kung saan sila nakapagpagawa ng bahay at nagsimula ng pamilya. Nung may panganak na raw po ako, nagtrabaho daw yung tatay ko noon sa pier. Sumasideline din bilang pedicab driver at kung minsan naman ay nagtitinda ng kung ano-ano para kumita ng pera. Hanggang sa maging tatlong lalaki na nga ang kanilang anak. Kahit mahirap, nakakaraos naman daw kami noon. Hanggang sa merong isang masaklap na pangyayari para sa aming magkakapatid. 5 taong gulang lang si Andoy noon, yung bunso namin. Nung magtrabaho yung tatay ko sa isang sabungan. At doon nga po ay nagkaroon ito ng mga kaaway. Siyempre, bukod sa sugarol, marami ring mga barumbado na naglalaro doon. Isang gabi, pauwi noon yung nanay at tatay ko galing sa bayan. Dahil meron nga silang mga mahalagang binili. Habang naiwan naman kaming tatlong magkakapatid sa bahay namin. Dito na po nangyari ang isang trahedya para sa aming pamilya. Meron pong tumambang sa mga magulang ko na ayoko na sanang alalahanin pa. Pero pinatay po yung mga magulang namin habang pauwi po yung mga ito. At meron po yung kinalaman sa mga nakaaway ng tatay ko sa sabungan. Nahuli naman yung mga may gawa, 2 lalaki. Pero hindi na maibabalik nun yung nangyari sa mga magulang namin. Hindi na nun mababalik yung buhay ng mga ito. Simula po nun, nagbago na yung lahat para sa amin. Wala naman kaming kamag-anak sa lugar. At dahil puro alanganin pa nga yung edad namin noon, ako ay 15, si Jack ay nasa 11, habang 5 taon naman yung bunso namin.
kaya dadalhin po sana kami noon sa ampunan. Pero ginawa po namin yung lahat para hindi mangyari yon. Umiiyak po kami noon at ayaw talaga naming umalis ng bahay namin. Sa totoo lang, marami naman po kaming alam sa buhay ni Jack na kaya naman namin ang aming mga sarili. Ang problema lang talaga ay ang bunso naming kapatid dahil napakabata pa nito. Mabuti na lang nga po noon at merong tumulong sa amin para tumigil na yung pagtatangkang pagpapadala sa amin sa ampunan. May isang kaibigan po yung tatay ko na nagsabing siya na lang yung magsisilbing parang guardian po namin. Titignan-tignan niya daw po kami at bibigyan ng makakain kung sakaling walang-wala na talaga kami. Pagdating naman daw ng pasukan, siya naman din daw yung mag-aalalay sa amin para makapag-aral pa rin kami. Bakasyon po kasi nang mangyari ito. Walang pasok sa eskwela. Yun nga po yung ginawa niya. Binibigyan niya kami at inaalalayan. Minsan din po noon, doon rin natutulog sa kanila yung bunso naming kapatid. Tawagin po pala natin siyang Tito Kaloy. Mabait po ito sa amin, lalo at siya po yung kaibigan talaga ng tatay ko, na ninong nga rin po ni Andoy. Ako noon at si Jack ay nangingisda lagi at nakakaraos naman kami. Sa awa ng Panginoon, hindi naman ito kami pinababayaan. Pero dahil kami lang nga pong tatlo sa bahay namin, nagsimula po kaming pagtangkaan ng mga nilalang na para sa marami ay hindi totoo. Walang iba kundi mga aswang. Kakahuyan sa likod ng bahay namin, tuwing gabi, nakakarinig kami ng mga alolong doon banda sa likod ng bahay namin. Minsan naman, mga kaluskos, lalong-lalo na po sa ating gabi, at mga weirdong tunog nang parang ibong uwak na antagal po kong umalis. Parang paikot-ikot sa bahay namin. Mabuti na lang nga po. At matibay naman yung pagkakagawa ng bahay namin. Pinaghirapan namang magpagawa ng mga magulang ko ng bahay na bato. Lalo at meron namang trabaho yung tatay ko. Pero maliit lang po yung bahay namin. Hindi talaga kalakihan. Nung una, hindi ganun kadalas hanggang sa naging araw-araw na po yung mga napapansin namin. Dahil binatilyo na rin naman ako, may mga alam na rin ako sa mga aswang base nga po sa mga kwento-kwento noon. Kaya ginawa ko naman ang magagawa ko. Yung bintana namin, doble-doble na nga po yung mga nakasabit. Meron po akong nilagay na asin na nilagay ko rin sa maliit na supot. Sinabit ko yon sa may bintana namin. At meron ding baging ng makabuhay na halaman na pantaboy rin daw sa aswang, kaya isinabit ko rin sa may bintana. Pero yung makakita po ng aswang, yung hindi ko talaga inaasahan. Bago nangyari yan, nagsumbong kami kay Tito Kaloy pero tawa lang po ito ng tawa. Ang babata pa daw kasi namin kaya kung ano-ano daw yung aming iniisip. Hindi talaga ito naniwala sa mga sinabi naming napapansin namin tuwing gabi. Ang sabi lang nito, kung gusto daw namin, doon daw muna sa kanila si Andoy dahil mukhang natatakot daw yung bata. Kaya yun muna yung aming ginawa. Doon nga muna natulog si Andoy kila Tito Kaloy. Kaya medyo napanatag naman talaga kami. Mga isang linggo siguro doon si Andoy. Sa loob ng isang linggo na iyon, tumigil yung mga alolong, tumigil yung mga kaluskos, at hindi na rin namin naririnig na naroon yung ibong uwak na huni ng huni tuwing gabi. Natahimik din talaga kami noon kahit papaano. Pero nung pinuntahan namin si Andoy doon kila Tito Kaloy, merong sinabi sa amin ang asawa ni Tito Kaloy. Nung nandoon daw sa kanila si Andoy, hindi daw siya makatulog ng maayos dahil parang lagi daw merong naglalakad sa labas ng kanilang bahay.
At nag-iingay rin daw yung kanilang mga aso na parang meron talagang nakikitang kakaiba. Napansin ko rin pong medyo nagduda na rin si Tito Caloy noon. Pero sinabi niya pa rin sa amin na baka nagkataon lamang. Ako naman ay agad pong nagtaka at napaisip na kaya siguro tumahimik doon sa amin ay dahil yung bunso ko talagang kapatid yung kinukur sa nadahan. Pero dahil may mahalagang pupuntahan sila Tito Caloy at ang kanyang pamilya, wala kaming magagawa noon kundi ibalik na sa bahay si Andoy. Mahalaga daw kasi yung lakad nila Tito Caloy na makakaabala sa kanila ang maliit na bata kung dalhin man nila ito. Kaya kahit mabigat man sa loob niya at nag-aalala rin nga ito sa amin, ngunit wala rin naman siyang magagawa. Ang sabi lang niya noon, meron daw siyang taong pagbibilinan sa amin para matignan-tignan daw kami. Binigyan din niya kami ng konting pera noon kung sakaling mangailangan daw po kami. Pagkatapos noon, agad naming iniuwi si Andoy sa bahay namin. Bandang hapon, nang huli muna ako ng isda para meron kaming ulamin. Pag-uwi ko ay nakapagsaing na rin si Jack at naglalaro lang sa labas si Andoy. Nag-iihaw ako ng isda noon nung tinawag po ako bigla ni Andoy. Sumigaw ito at ang sabi niya, lumapit daw ako doon sa kanya na parang bigla itong natakot. Meron siyang tinuturo sa may kakahuyan eh. Ang sabi niya, meron daw siyang nakitang matandang babae sa may puno. Nung tignan ko naman po ay wala namang kahit sino doon. Pero ayon kay Andoy, nakita daw talaga niya at tinatawag pa nga raw siya ng matanda na pinapalapit daw sa doon. Nung hindi daw lumapit si Andoy, bigla daw naging nakakatakot yung mukha ng matanda na parang biglang nagalit. Kaya nga raw napasigaw agad yung aking kapatid. Lumapit nga ako doon at wala naman akong nakita. Pero base sa reaksyon ng kapatid ko, mukhang hindi ito nagsisinungaling. Nung lumapit naman sa amin si Jack, nagulat ako nung meron itong mga tanong sa bunso namin. Inilarawan ni Jack ang isang matanda at tinanong niya kung ganun rin ba yung nakita ni Andoy. At tugmang-tugma nga po yon sa nakita ng aming bunsong kapatid. Ayon pa kay Jack, may nakita rin daw siyang matanda na umaali-aligid nung nagtatabas raw siya ng mataas na mga damo. Mga 2 linggo pa lang daw yung nakalipas. Kung iisipin, mukhang nagmamatsyag talaga sa amin ang matandang yon, kung sino man yon. Nung dumilim na, sinara ko na nga po lahat yung mga pinto at bintana. Maaga rin kaming naghapunan at humiga para matulog. Tulog na agad si bunso noon at nakatulog na rin ako. Bandang hating gabi na, nagising po ako noon dahil kay Jack at ang sabi nito, "Kuya, kuya, yung pinto." Mahina po nitong sabi sa akin na nanginginig pa yung kanyang kamay. Halatang kinakabahan. Bago pa man po ako makasagot, narinig ko na agad yung kalampag sa pinto namin. Napakalakas nun na parang gusto ng pwersahin ang pinto namin. Kung yung bintana namin yung ginaganon, baka masira talaga. Pero mukhang umiiwas ito sa mga bintana. Baka dahil sa mga pangontrang sinabit ko doon. Hindi rin ito makadaan sa gilid ng dingding kahit wala kaming kisame. Dahil pinuno ko ng baging ng makabuhay na halaman ang espasyo doon. Totoo nga sigurong takot yung mga aswang sa halaman na iyon. Desperado lang talaga kami na kahit walang naniniwala, naniniguro kami noon. Pero alam ko po noon, Sir Dan, na baka masira talaga yung pinto o yung kandado noon. Lalo at napakaliit at kalawangin na rin ang kandadong ginamit namin. Ginising ko na agad yung bunso namin at sinenyasan ko lang ito na huwag itong maingay. Yung pinto namin pinagtagpitagping tabla
na meron pong konting mga siwang. At nung lumapit ako doon banda, nakita ko talagang may nakatayo doon sa labas. Dinig na dinig pa namin yung angil noon. Kaya aminin ko po na lahat kami noon natakot ng sobra. Wala naman din kaming katabing bahay at meron pa kaming bunso na walang kamuwang-muwang. Hindi talaga kami nag-ingay noon at hindi rin kami nag-aksaya pa ng panahon. Nagmadali na kaming dumaan sa pinto sa likod, sa pinakamatahimik na paraan. Ni hindi nga namin naisarang mabuti yung pinto. Pero pagkalabas na pagkalabas po namin, narinig namin na bigla na lang tumigil ang mga kalampag sa pinto. At may marahang naglalakad papunta doon sa likod ng bahay. Nataranta na po kami noon. Alam kong maaabutan kami. At alanganin na ring bumalik pa, papasok sa loob ng bahay. Naririnig na talaga naming naglalakad na papunta sa likod. Sa pagkataranta ko, bigla po akong hinila ni Jack at tinuro niya yung lumang balon sa hindi kalayuan. Yung balon po na ito ay hindi na po iniigiban pa ng tubig at mababaw na lang din dahil may iba na kaming pinagkukunan ng mas malinis na tubig. Katunayan, meron na rin yung mga basura. At madalas nga, tinatapunan pa namin ng mga abo mula sa pinaglulutuan namin. Nagkataong naulan po noon ng mga nakaraang araw, kaya merong lamang tubig yung balon na iyon. Mabilis akong lumusong doon. Nasa may dibdib ko lang banda yung tubig. Sabay ipinasa sa akin ni Jack yung bunso naming kapatid, na binuhat ko na lang din. At si Jack naman yung huling bumaba. Malapit na sa bunganga ni Jack yung tubig noon, pero tumitingala lang ito para hindi siya makainom ng tubig. Ilang segundo lang po, narinig na namin ang malakas na pagsara ng pinto sa may kusina. Mukhang nalaman na nang nila lang na nakalabas na kami ng bahay. Hanggang sa maglakad ito papalapit doon sa amin at nag-aangil na parang galit na galit. Tinakpan ko agad yung bunganga ni Andoy noon. Sa gilid ng lumang balon, matataas naman yung mga damo na halos tumabo na sa butas ng balon. Kabisado lang talaga namin ang paligid. Kaya alam na alam namin. Dumaan po yung aswang noon sa gilid mismo ng balon at tumigil pa doon ang bahagya. Nakita ko po yung anyo nito. Mabalahibo na parang walang saplot. Pahaba yung bunganga at napakahaba rin po ng buhok. Halata pong babae yon. Naaaninag ko yon sa konting liwanag mula sa buwan. Pakiramdam ko noon, himatayin ako sa kaba. Hanggang sa tumakbo po yon palayo, papasok po doon sa kakahuyan. Hindi siguro kami nito naamoy sa dami ng abo na nakatambak doon banda sa balon. Kapag medyo dumadami na kasi yung abo sa pinaglulutuan namin, dinadaspan lang po namin yon at doon banda tinatapon sa lumang balon. Nung pakiramdam ko ay nakalayo na ito, agad kaming umakyat palabas ng balon at tumakbo doon sa may kalsada. Maswerte po kami noon na may taong pumunta doon banda sa amin. Si Kuya Ambo, kababaryo rin po namin. Ang sabi niya, galing daw siya sa isang lamay at pauwi na sana. Noong maalala niya na pinapatignan daw pala kami ni Tito Kaloy, binigyan daw siya ng konting pansugal ni Tito Kaloy para bantay-bantayan kami, pero nung pauwi na raw niya naalala. Nagulat siya noon dahil basang-basa nga kami at halatang takot na takot. Nung sabihin namin ang mga nangyari, naniwala po ito agad sa amin. Siya lang yung naniwala sa amin ng ganon. Dahil ayon sa kanya, nakakita na rin daw pala siya ng aswang noon. Kaya alam na alam niya ang pakiramdam
Nagmadali po kami noon. At iniuwi muna kami ni Kuya Ambo sa kanila. Doon kami natulog ng gabing yon. Pagka-uwi po ni Tito Kaloy, doon na talaga ito naniwala. At simula nun, hindi na ito pumayag na bumalik pa kami sa bahay namin. Doon na po talaga kami tumira sa kanilang bahay. Tinuring nila kaming parang tunay nilang pamilya. Bagay na talagang tinatanaw naming malaking utang na loob. Kahit hanggang ngayon na matagal na pong pumanaw si Tito Kaloy. Hindi namin nalaman noon kung sino ba talaga yung aswang. Pero ayon sa mga kababaryo namin, marami din talagang aswang sa baryo namin nung panahon na iyon. Kaya hindi na rin daw nakapagtataka na meron talagang pumuntirya sa amin, lalo at kami-kami lang aring tatlo yung magkasama sa bahay. Ito po yung kwento namin. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.